Alright, isa na namang magandang araw mga kosa, at kagaya ng lagi kong sinasabi, hindi na natin patatagalin to. Sobrang kulay ng kasaysayan nating mga Pinoy at hindi ako magsasawang aralin at ikwento ito sa inyo. Kahit na pinaghiwa-hiwalay tayo ng karagatan ay may connection pa rin tayo sa isa't isa. Lahat ng lungsod sa atin ay may kanya-kanyang mga bayani. Pero itong kwento ko ngayon ay medyo kakaiba. Alam ko na medyo familiar kayo sa Makabebe, lalong-lalo na ang mga taga Pampanga. Kaya ito na. Sa totoo lang ay hindi halos bumida o binibida sa mga libro na tumatalakay sa kasaysayan ng Pinas ang kwento patungkol nga sa mga Makabebe. Okay, simulan natin noon pang pinakaunang tumapak sa isla natin ang mga Espanyol. May mga naniniwalang ang mga pinakaunang mga Pinoy na lumaban sa mga Kastila ay ang mga Kapampangan. At iyon nga ay ang mga Makabebe. Noong nagpunta dito ang puwersa ng mga Espanyol sa pangunguna ni Don Miguel Lopez de Legazpi at dumaong sa Pampang ng Maynila, ay malugod silang tinanggap nila Raja Matanda, Lakandula at Raja Suleiman noong June 1571. At dahil nga naging okay naman ang pakikipag-meet ni Legazpi sa mga Raja at mga Lakan, ay sabi niya, let's proceed to the next step of our relationship. Hinimok nitong si Miguel Lopez de Legazpi ang mga Raja na magpailalim sa monarkiya ng Espanya kasama lahat ng mga nasasakupan nito. Yun na nga, walang kahirap-hirap, umuo ang tatlo maliban sa isa. At ito ay walang iba kundi si Lakan Makabebe, ang orihinal na atapang atao at takbo atulin pero pasugod. Hindi sumuko itong si Miguel Lopez de Legazpi. Kaya lang, sa kalagitnaan ng pagpupulong nitong si Miguel Lopez de Legazpi at itong itinuturin na hari ng Makabebe patungkol nga sa offer ng una. Yun na nga, magpailalim sa monarkiya ng Espanya ay sumabog sa galit itong si Chief Makabebe. Binunot ni Chief Makabebe ang napakatalim nitong talibong na isang uri ng itak at buong tapang na tinutukan at sabiang lumayas ang mga dayuhan sa kanilang lupain dahil kung hindi ay magkakagulo. Dagdag pa ng Lakan, sa anumang oras ay laging nakahanda sa labanan ang mga Makabebe. In pa sa ibang account, sinasabing si Lakan Makabebe daw ay hinamo ng digmaan si Miguel Lopez de Legazpi doon sa Pampang ng Maynila. At pagkatapos ng mainit ng tagpong ito, tumalon mula sa bintana ang Lakan Makabebe at mabilis na tumakas palayo sa barkong pinanggalingan niya sakay ng kanyang bangka. Pero kagaya ng lagi kong sinasabi, hindi lahat ng araw ay Pasko. Sapagkat noong June 3, 1571 ay napuruhan at nasawi sa gitna ng labanan ang magiting na Lakan Makabebe. Sikat na labanan na kung tawagin ay The Battle of Bangkusay. Kilala bilang matatapang at magagaling na mga mandirigma ang mga Makabebe. Pero sa paglipas ng panahon ay medyo nagbang ihip ng hangin. Dahil bagamat sila ang itinuturing ng mga naunang Pinoy na lumaban sa mga Kastila, sa bandang huli ay kumampi sila dito. Nagsilbing mga mersenaryo ang mga sinaunang Makabebe. Nauna nang lumaban ang mga ito sa tabi ng mga Espanyol. Kung may isang grupo ng mga piratang Incheck ang nanggugulo sa karagatan ng Luzon sa pamumuno ni Limahong. Ginamit din ng kolonya ng Espanya ang mga Makabebe upang pigilan ang mga Moros. Dahil din sa tulong ng mga bebe kung kaya't muling nabawi ng Espanya ang Maynila mula sa pagkakahubkob dito ng mga Briton noong 1762 hanggang 1764. Ngayon pa nga kay General William Draper na namuno sa mga Briton sa pagsakop sa Intramuros noong 1762 ay kahit kailan sa labanan ay wala silang nakitang mga Makabebe na umaatras sa laban. Nakakatakot ang kanilang tapang na kahit masamang espiritu ay mapapaantanda ng krus para silang mga asong ulol sa digmaan, ika ng General. Matapang yun ha, pero sumuko sa Makabebe. At ayun na nga ang nangyari. Mula noong panahon ng Kastila hanggang sa noong pinakaunang taon ng panahon ng Amerikano dito sa Pinas, tinatawag ng Makabebe ang mga kapangpangang loyal sa Espanya. Noong mga kapanahon ng iyon, ay talaga namang gumawa ng pangalan ang mga Makabebe sa Cavite, Zamboanga, Jolo at Caraga. Nagpatuloy ang pagiging mandirigma ng mga Makabebe hanggang sa panahong Amerikano dito sa Pilipinas. Panahong ito ay medyo itinuturin sila ng mga katipunero bilang mga traidor sa bayan dahil nga sa sandatang lakas na tinutulong nila sa mga dayuhan. Konting tribe lang mga kosa. Noong 1901 ay higit sa 80 mga Makabebe scouts ang kasamang dumakip kay Emilio Aguinaldo doon sa Isabela kasama ang mga Amerikano. Siyempre sa utos nga ng mga kano. Tribe lang ulit. Si Panday Pira ay ang kinikilalang pinakaunang panday ng Pinas na nabuhay noong 1483 hanggang 1576.
Naniniwala ang tumira siya doon sa kapalangan, Pampanga. Ang kapalangan ay isang uri ng buhangin na kulay itim na pinanggagalingan naman ng matigas at matibay na klase ng bakal. Pinaniniwalaan din na si Panday Pira ang siyang pinakaunang nakaimbento ng lantaka, isang uri ng kanyon na ginamit sa labanan. Question. Lagay ko lang ha, noong kapanahunan niya ay wala pang pulbura. Ano kaya ang ginamit niya para paputokin ang lantaka? Si Panday Pira ay sinasabing niya tagagawa ng kanyon para kay Araha Suliman. Pero dahil sa galing niya ay kinuha din siyang tagagawa ng kanyon para sa mga Espanyol sa kanilang mga barkong pandigma at siyempre doon sa Intramuros. At dahil dyan, tapos na. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.